Hello and welcome to my channel! Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ngayon araw ay sasagutin ko naman ang inyong mga ilan sa marami ninyong mga katanungan na ipinadala dito sa akin sa Facebook page at sa YouTube channel ko. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko! Mula kay Doc, ask ko lang po, sana masagot ninyo po ako. Nangangamba po ako kasi yung nagpa-check up ako at in-examine ako sa isang hospital ng isang urologist, sinabi niya na meron daw akong varicocele sa kanang bahagi ng aking testicle. Okay? So, ang unang tanong mo ay kung ano ang treatment bukod sa operasyon. Then, undescended testicles naman daw ang aking kaliwa. So, posible bang magkaanak pa ba ako? Okay, sa unang katanungan mo, yung varicocele kasi, that is surgically managed, no? So, there's no medical treatment for that. Kailangan operahan. Ang pangalan po ng operasyon ay varicocelectomy. Kailangan nating makorek ang defective valves ng iyong testicular vessels para gumanda ang daloy sa iyong testicles. Now, with regards to yung undescended testicles mo, kailangan makorek yan, or you term that as orchidism, diba? So, kailangan makorek yan, itaas natin yung testicles mo. Ang takot lang natin yan kung ikaw ay medyo may edad na, baka maging atrophic na yung testicles mo. So, kadalasan kasi before the age of early adolescence, nakokorek na yan. Pero anyway, tingnan pa rin natin kung ano yung nakita natin sa ultrasound. We'll probably do ultrasound doon sa testicles po para makita yung viability ng testicles mo. Just in case na kailangan natin gawa ng operasyon at itaas yung undescended testicles mo. Ang term na medical term na ginagamit natin is orchidopexy. Okay? So, both procedure mo are surgically managed. Mula naman kay Shabe Estioco, good day po, Doc. Ano po kaya itong nararamdaman ko? Sumasakit po ang itlog ko every day, lalo na pag yumuyo po ako at may pupulutin. Sana po matulungan ninyo ako. Una-una, ipa-ultrasound natin yung testicles mo besides doing physical examination para makita natin, no? Kasi physical examination, we try to see kung meron tenderness, meron bukod tayo nakakapa, meron tayong nakakapang kakaiba dyan, o may nakikita mga lesions or lacerations or whatever. Ipa-ultrasound natin ang testicles mo just to have a differential diagnosis kasi kadalasan ang mga nakikita natin, varicocele, spermatocele, di ba? Hydrocele, yung ganon. So, kailangan ma-distinguish natin which is which. Okay, Shabe? Mula kay Nora Magallanes. Good PM, Doc. Tanong ko lang po, may pag-asa pa bang tumaas yung sperm count ng boyfriend ko? Kasi yung sperm count niya ay 0.5. Nako, 0.5. Eh, kailangan natin 60 million. So, milya-milya pa ang dapat nating abutin yan, no? Pero less than that, Nora, kailangan i-work up natin yung boyfriend. We do some hormonal test with zero testosterone. We do an ultrasound of the testicles. Tingnan natin kung may mga anatomical defect or obstruction. Then, mag-semen analysis tayo ulit para masigurado na to make sure that yung 0.5 is talaga. Kasi minsan kasi because of collection, nagkataon. So, I'm giving you a positive sign, maaring tumaas pa konti, no? We'll just recheck it for the sake of doing the baseline workup. Then, doon tayo mag isa-isa nating i-manage yung problema ng inyong boyfriend. If it's hormonal, anatomical, we need surgical intervention. Then, other than that, siguro we can give some supplements to increase the production of your spermatogenesis. Okay, from Oyet
Herrera, good PN daw. Ano po ang gamot para sa nahihirapan mag-ejaculate? Okay, kailangan ano natin, i-check natin ha. I-check natin yung semen analysis mo. Do some ultrasound test on your testicles, no? Try to do some examination to your, probably your penile shaft. Let's see if there are anatomical defect on that. Then we'll do a hormonal test. That's very important. Why kailangan natin mag semen analysis? Para makita natin kung meron talaga tayong naiipon na ejaculate or semen or kung wala. Kung wala kasi, then we have to determine why is there no production. Then from then on, pwede tayong mag-move forward kung meron namang production, bakit hindi lumalabas? Maaring we need to have medications to stimulate ejaculatory yung process natin. Okay, Oyet? At yan ang sagot sa ilan sa inyong mga katanungan. Huwag ninyo kalimutan mag-subscribe at i-click at notification bell. Post your questions in the comment box below at sasagutin ko yan dito sa aming programa na Tanong Nyo, Sagot Ko! Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee saying hello but never goodbye! Thank you for watching!